yun. Ito yung sinasabi natin. Torion, goes up, goes up! Oh! What a move! Parang ipo-ipo. JIMWELL TORION introducing himself to the Flash. Kilala si Yenggyao na matapang at kinatatakutang coach sa PBA. Pero alam nyo bang may isang PBA star ang pinakanahirapan itong i-handle noon sa liga? Kamusta mga ka-dribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang matibay at napakahusay na point guard sa PBA. Bakit nga ba kahit napaka-reliable both on offense and defense ay napaiksi pa din ang PBA career nito? Ano nga ba ang ginagawa nito at kahit si Yenggyao ay inamin niyang dito ito pinakanahirapang i-handle? Halika! Samahan mo kung talakayin ang pagtayog ng lipad at masaklap na pagbagsak ng PBA career ni JIMWELL Tora Tora Torion. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Produkto ng Salazar Institute of Technology ang tubong Argao sa Cebu, si JIMWELL Torion. Nagsimula namang makilala si Torion na maglaro ito sa PBL noong 1998 at dahil nga sa angking husay ay tuluyan na itong kinuha ng Red Bull. Nasubukan din ang tinde at galing ni JIMWELL Torion sa basketball matapos paglaruin sa Jones Cup sa Taiwan kung saan maganda ang ipinakita nito. Taong 2000 ay nang magdesisyon ng pumasok sa PBA ang koponan ng Red Bull at isa nga si JIMWELL Torion sa mga binitbit ng Thunder. Ilan naman sa mga nakasama ni Torion sa original Red Bull team sa PBL ay sina Kirby Raimundo, Lordy Tugade, Junty Valenzuela at Davonn Harp. Nagawa na din po natin ang story si Davonn Harp. Sa mga gusto pong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Sa PBA ay pinamalas na agad ni Torion ang pagiging flashy at deadly na point guard. Dahilan para mabansagan itong tora-tora ng PBA. Hindi naman nagtagal ay natikman na din ni Torion ang maging kampiyon sa PBA matapos talunin ang powerhouse SMB at kunin ang 2001 PBA Commissioner's Cup title. Nadagdagan naman ng isa pa ang kampiyonato nito matapos patauben ang talk and text at iuwi ang 2002 PBA Commissioner's Cup trophy. Sa dalawang kampiyonatong nakuha ay ilan naman sa mga nakasama ni JIMWELL Torion sina Kirby Raimundo, Davonn Harp, Lordy Tugade at Willie Miller. Sa mga unang taon pa lang sa PBA ay lubos na talaga nakilala si Torion bilang magaling, matibay at palabang PBA star na naglalaro para sa palabang batang Red Bull Thunder. Kung kailan tila tumataas na ang lipad ng karir ng kilalang Tora Tora ay paparating na pala ang unti-unting pagbagsak nito sa pagpasok ng taong 2003. Sa taon niyang ito, na-ban indefinitely si Torion ng Nooy Commissioner Noli Ayala for testing positive for illegal substance during a random test. Matapos namang makumpleto ang ginawang rehab ni JIMWELL Torion, ay na-lift din naman ang suspension nito at nakabalik na uli sa PBA. Nagwakas man ang problema sa random test ay tila nag-uumpisa pa lang ang mga pagsubok para kay JIMWELL Torion. Matapos i-clothesline na nag-iwan nga ng fractured nose bridge sa rookie na si Jimmy Alapag, ay dito na naparusahan ng 8-month suspension si JIMWELL Torion. Dahil naman sa appeal na ginawa ay naging 4 months na lang ang suspension nito, pero hindi na ganoong kagaling na JIMWELL Torion ang nagbalik sa liga. Nakuha naman ni Torion ang kanyang ikatlo at huling PBA championship noong talunin ang Pure Foods at tanghaling 2005-2006 PBA Fiesta Conference Champion. Taong 2006 ay tila ito na ang sinasabi ni Coach Yenggyao na isa si Torion sa pinaka nahihirapan siyang i-handle sa PBA. Patunay nga dito ay habang nasa kalagitnaan ng laro ang Red Bull ay pinauwi ni Coach Yenggyao si Tora Tora Torion. Ganoon man ay nilinaw naman ni Yenggyao na hindi bastos at hindi lumalaban si JIMWELL Torion. Tila ang pagpapauwi namang iyon ni Yenggyao ang naging huling PC ng Red Bull dahil tuluyan na din nilang binitawan si JIMWELL Torion. After ng stint sa Red Bull franchise ay saglit pang nakapaglaro si Torion sa mga koponang Santa Lucia at FedEx at tuluyan nang naglaho sa PBA noong 2007. Sa buong paglalaro naman ni JIMWELL Torion sa PBA ay mayroon itong career averages na 7.5 points, 3.1 rebounds at 3.1 assist per game. Inamin nga ni Torion na sobrang struggle ang naranasan nito at sobrang nanibago lalo na sa aspeto ng pera. Noong active pa nga daw ito sa PBA ay napakarami niyang mga kaibigan at mga pinsan, ngunit nang mawala na sa liga
ay unti-unti na din itong naglaho. Iniwan man ng mga nakasama noong maganda pa ang buhay, ay nagpapasalamat naman si Torion dahil hindi siya iniwan ng kanyang pamilya at proud pa din ito sa mga achievements ni Tora Tora. Para itaguyod ang pamilya, ay nagpaupa ng bahay, naging personal trainer, pinasok ang tricycle business at laman ng mga ligang labas noon si JIMWELL TORION. Nang mawala nga sa PBA ay inamin ni JIMWELL TORION na talagang nahirapan at maraming pinagsisihang mga nagawa, pero lumaban sa hamon ng buhay para sa mga anak at para sa minamahal na pamilya. Kalaunan ay naging parte si TORION ng Department of Agriculture bilang Sports Development Officer na nagtuturo ng basketball sa napupuntahang mga probinsya. Sa mga susunod na taon ay baka marinig uli natin ang TORION sa mundo ng basketball dahil tila gustong ipagpatuloy ng anak nito ang nasimulan ni JIMWELL TORION. Tila napaagaman ang pagtatapos ng PBA career dahil sa mga maling desisyon, ay lumaban naman at bumangon ang isa sa mga napakahusay na point guards noon sa PBA. Inamin nga ni Yeng Giao na dahil sa mga impluensya sa labas ng basketball, ay naka-apekto ito sa decision making noon ni TORION. Dinagdag pa ni Yeng Giao na sana ay may mga bagay na hindi ginawa si JIMWELL TORION at sana ay may mga desisyon itong pinag-isipang mabuti. Ganoon man ay sinabi naman ni Yeng Giao na isa si JIMWELL TORION sa mga best players na nahandle niya sa PBA. Noong naglalaro pa nga ito sa PBA ay kahit maliit ay napakarami naman itong pinahirapan dahil sa galing at toughness na meron si JIMWELL TORION. Ikaw ka-dribol, nasaksihan mo din ba ang tindi ni Tora Tora noon sa PBA? Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga subscribers na nag-suggest ng topic natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga ka-dribol. Kung may manlalaro kang gusto mong talakayin naman natin, ay i-comment mo na yan, ka-dribol, at susubukan natin gawan yan sa susunod nating episode. And now we see the first appearance of JIMWELL TORION. Ang basketball icon turned public servant na may heart of a champion. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay paki-like naman ang video na ito, at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!